Kami gumalaw na isang ano sa halimbawa sa Indonesia, posible magkaroon ng epekto din dito sa atin, ano, sa Pilipinas. At ganun din, tayo ay daanan ng bagyo. Ang ating bansa, ano, daanan nito ng bagyo. Sabi nga, tayo ay nagkakaroon, ang ating bansa ay pinapasok o dinadaanan ng bagyo na mahigit sa 20, ano, may average na 20 typhoons na pumapasok sa ating, sa Pilipinas taon-taon. Pero sa ngayon, parang wala pa, nasa tayo ngayon? Anong letter, Marlon? J. J. Letter J. Josie? Nasaan yung aming weather forecaster? Kenneth, anong letter na tayo ng bagyo ngayon? Pangalan sa bagyo. Anong letter tayo ngayon? Josie, pang ilan yan? So, wala pa tayo. Hindi pa tayo nakakaabot doon sa average na 20. Pero alam natin na ang Europa ay nakakaralas ng marami o malakas na pagkakamagal yung during the fourth quarter ng sa October at December. Kung tayo nakakaralas ng mga may sapat na knowledge kung paano natin ito mapapagandaan. At, dito po tayo ngayon sa Barangay Ilag. Yan, dito sa Barangay Hall ng Barangay Ilag para sa information education campaign ng MDR Remo para po ito sa mga senior citizen. So, yun po yung nagsasalta ngayon ay yung home happy namin. So, salamat po sa pagbisita niyo sa aking channel. May event next vlog. At pakisubscribe na rin po. Isa ko pang channel. Yung orbit niya, The Rescue Vlogger. At dahil tayo po ay mga senior citizen, ha? Yan, bisitahin natin ang health center ng Ilag. Yan, mga base level dyan ng Ilag. Yun, no? Oh, ala ko na pala, ano ito po sa... Ano, sir? Papalas na? Ay, nakapunin. Papalas na. Base level dyan ng Ilag. Kaya ka lang barangay health center. Ambush. Second dose mo, sir. Ambos tayo sa Barangay Health Center ng Ilag. Punta na din natin ang kanilang daycare center. Pati na ay tataas natin ang ating gamit. Kung sakaling bumaha, ayan, liban ba ako tayo rito? Hindi pakikisala yung ating mga kagalitan. At siyempre, ang baginawa na hindi mo welcome down. Ulan. Ito ka lang yung daycare center. No. So, kung ang ating so, mga natin, walang teacher? Walang teacher, pero pasukin natin. Yan, may cellphone pa naka... May cellphone, may rilo. Wow, ganda ka lang ginagawa, oh. Mga project ng mga bata. May mini aquarium. May plastic lang yan. Merong mini zoo. Para mas ma-inspire yung mga bata. Paano maso. So, yan po. So, yan po. Ampos din tayo sa kanilang daycare center. May mga pangkulay. Very improved creative sila. Mga bari, mga laruan. At meron silang lagari. At may pala. Yari sa kahoy. At merong kutsilyo pa. Wow! Ito meron silang gitara. May string din naman, no? Tumutunog din. This is the
So yan, kailan tayo ulit? Merong pang lalaki at merong pang babae. Tsaka lang rainbow. Gawa sa papel lang. Oh. Ganda na, diba? Rainbow. Ganda. So, ganun po. Saka lang bayan. Dahil dito, ay hindi naman lang po ako makakama ng aking sasakili at ang buho kanino ay may tuloy-tuloy tayo. Yan. Kailan mababasahin. That's it mga kaibigan at tatawagin ako para mag-lecture about FBAW. Sa mga bata, halimbawa may baby. Ang baby po, wala pong alam yan. Ang ginagawa niyan, dumampot, sumubo, dumampot, sumubo. Kapag ka nabilawakan, hindi magsasalita yan. Hanggang sa mangisay na lang yan. So kapag nakita po natin, ano po yung gagawin? So mamaya, binabatok. Oo, naman. So ngayon po ay magdidemo po kami kung ano po yung gagawin kung sakali po na may nabilawakan. So tumakin po yung isa namin kasama. Modelo po namin, kaya lagi siya tinatawag. Painumin doon ng marami. Pagka ang tao na bilawakan, kapag ka pinainom niya ng tubig, lalo mabibilawakan yun. So ito po. So tatandaan po natin, yung pong sabihin niyo man na makita niya, magsalita man niya o hindi, alam niya na bibilawakan. Ito po yung ginagawa niya. Kaya, bilawukan. Makinig po ako sa tulo. Makinig po ako. Hindi ako magamit ang mic. So, kapag kami nabibilawukan po, yan na ba yung international na sign na nabibilawukan. So, huwag na agad kayo lalapit. Huwag nyo kami lalapitan. Kasi ngayon po ay nasa panampatay ng pandemic. So ngayon po nasa panampatay ng pandemic. So tatanong nyo po muna, Sir, kayo po ba ay nabibilawakan? Ang ano hindi sasalita po, ang tumangok. Kayo po ba ay sumasakovin po lagnat sa kon? Wala araw. Sir, kung pwede nyo po, iupo nyo po. Hindi ah, hindi pa po lumalapit. Tinutulungan ko na po siya. Sige sir, yung po niya lang po. So nung wala po, nakapa ko lalapit. Ang paglapit po, nasa tagiliran lang po kayo. Tagiliran lang po tayo, hindi kagad sarapan. Sir, ako po si Obita niya lang, may kalaman sa first aid, mari po matulong. Tumako siya, kailangan mo pakilala po kasi kung hindi magpapakilala, baka isipin ng tao kung anong gagawin ko sa kanya. So, pakilala po ako na si... Kaya kayo, kung hindi pa kayo tumulong, alam niyo na kung isasamantala o hindi. Dito pasok, sir, diyan po kayong konti. Bilang ng tatlo, sir, umupuri kayo, ha? Isa, dalawa, tatlo. Diyan kayo ba? Saan siya ng malay, nakadepensa po sa kanya. Sir, may isa mga dito? Sa dito? Sir, sabi ng tatlo, ha? Diotras po tawag po dito. Always ang sabay rin man ano po. Sa? Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. So, nalakasan niyo po yun. Masakit po yun. Hanggang sa may labas niya yung kanyang... Always ah. May labas yung kanyang nakabulunan. Dapat po ganun yung ginagawa. Kasi po yung ating katawan, may stock po na siya ng hangin. So yung gagawin na po natin, i-press natin yung ating chan para yung nakistock na hangin, itulak niya yung nakabara. Ngayon po, paano naman po pagka kailang mag-isa? Ganyan talaga ganun. Kasi iba na kayo. Pero tandaan niyo po yung ngayon. Kung sakali man po na may nakita ko kayo, yun ang una niyong gagawin. Trap po na sa likod, pagka hindi pa lumabas, Jotras po tayo. Ngayon po, kung kayo naman po mag-isa, ilawkan kayo.
laki ng tubig. Hanap po kayo ng tanda. Huwag po yung bubog na. Natandaan, huwag yung bubog. Dapat matibay na na mesa. O kaya naman ay upuan na may sandalan. Yun pong hanapin ninyo. Kaya lamang po kayo sa tapat ng inyong bintana. Bakit po? Baka mahulog po kayo. Sabi mo ako. Pero hindi po. Bakit hindi naman sa bintana? Kasi katabi gawin po natin. Kung kayo po mag-isa at walang kasama. At hindi po itong plastika. Ito yung parang demo lang po ito. Dapat kahoy din. So kayo mag-isa, nabilaw ko kayo, walang tutulong sa inyo, punta ka agad sa mesa, kung kahoy. Tapos ganito po yung gagawin po ninyo, la mesa mo, upuan ang kahoy. La mesa. Tapos, gaganyan nyo, gaganyan nyo. Tawa lang kayo. Kaya sabi ko po, huwag kayo doon sa nakikita ng tao. Baka po may nakita sa inyo, ano kaya ginagawa niya? Ganyan na. Pero totoo po yun, kasi nag-isa na kayo. Hindi nyo kaya itulak yung stuck na hangin sa inyong tiyan. Hindi nyo kaya itulak mag-isa. So gagawa po kayo ng paraan. Ididiin niya yung katawan para yung stuck na hangin mailabas. Huwag po kayo sabihin sa tapat ang bintana dahil pag ganyan nyo, baka natuwad kayo. Natanggal na kayong para, nahulog naman kayo. So yun po ay mga dapat gawin kung nagugulunan. May kasama man o wala. E paano naman po kapag ka baby po yung nabilao? Ang baby po hindi sasalita yan. Hindi po yan sabi na ako po ay nabilao. Wala pong ganun. Ang baby po, dampot subo, dampot subo. Kaya po kung may mga baby po kayo, linisin na po natin yung mga baba. Yung nasa sa hig. Dahil wala pong kinikilala yung baby, kundi dumampot at sumubo. Then. Ngayon, ganito na ba yung baby naman? Ang baby po, gato kalaki. Ito po yung dinisenyo talaga sa tunay na bata. Yung katawan niya, yung laki niya. At yung part ng kanyang tiyan, dinisenyo po siya sa bata. So pagka nabilao ko ba yung bata, yung punta lang ang daliri natin, dito po nakatapat. Dito po nakatapat. Kasi hindi pwede dito natin makahinga. Diba? Baka yung pagkaya natin ni Wanda, makakaya mo ka. So dito po yung kanyang kaliri. Tapos hanap po kayo na upuan. So pagka inupo niyo po, dasig ngayon naman, hindi naman gaganyan yung atin. Kawawa naman. So dalawang daliri nga gamitin doon sa kanya, sa gitna nung nipunay ng baby. Doon natin dalawang daliri. I-press natin yun. 1, 2. Pero dito kayo nakatingin sa mukha ng baby kasi baka makita na. 1, 2, 3, 4, 5. Kung sakaling hindi pa, ulitin nyo lang nauna. Balik sa likit. 1, 2. Tapos mababa yung ulo. 1, 2, 3, 4, 5. At kung sakali wala ko ulit, balik sa likit ng ulit. Tapos, pagka na, press nyo po rito at nakita nyo kukuli nyo na po yung daliri. Yung daliri. Pagkagamitin nyo po ay hinliliit. Baka pag ito nalagay nyo, di ba kahit kayong bata? So, hinliliit po. Pagka mahaba po po, ay ingatan masundot ang alang-ala. So, kukuli nyo po yun. Paganyan po. Paganyan, tapos itatabi. Tapos, pakitinggan nyo yung hininga ng bata. Kapag ka ang hininga ng bata ay humaharo, ibig sabihin meron pa rin nakabara. Kasi, ibig sabihin, ang operation listo ay isang advokasya na sinimula ng Department of the Interior and Local Government noong taong 2014. Ito ay isang dalawang partidos na naglalayo kapatid sa bawat Pilipino ang halagahan ng tanong pagkakanda.
bago pa man nangyari ang bawat kanya. Ibinabahagi rin ito ang kaalaman sa tamang aksyon kung sakaling makarap sa ating milestone. Kung dumating ang mga sinet, ito ang gabay at mapa para sa listong pamilyang Pilipino. Ang listo ay binubuo ng tatlong mahahalagang katangian. Ang unang katangian. Yan, natapos na rin kami. Pauwi na kami. Tapos ha, bitin. Pakita mong mukha. Okay lang, next time na lang. Yan o. Sabi mga pina o. Sabi. Pauwi na kami, natapos na rin ang aming information educational campaign para sa mga senior citizens. Spell? Ng Barangay Ilag. Yon. Spell. So next time, anong barangay naman kaya ang aming pupuntahan? Today, marami kasama nasa loob. Pwede